Magandang umaga po muli sa ating lahat ng mga Hope Goes On Live partners and viewers. And again, this is your Friday host for this day, DFM or Dr. Ferdy Marasigan po ang inyong lingkod para sa araw na ito ng Biyernes. At ngayon po ay nasa Proverbs 27 po tayo. Since today is November 27, so I will be speaking on Proverbs 27 verse 4, at ang sabi po dito, wrath is cruel and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Ayan, so pag-aaralan po natin ngayong umaga ang tungkol po sa papaano natin aalisin o maaalis ang ating pong pagkainggit. Ayan, yung inggit po, ano? Na talagang ito po ay dapat na maisaalang-alang natin sa ating buhay Kristiyano. So, ang title po natin ay Eliminate Envy, no? Ang simple pong kapahulugan itong salitang envy ay tungkol po doon sa nais nating makamtan o makamit yung nasa sa iba, yung wala sa atin, no? O yung tinatawag pong belongs to someone else. We want to have something, no? Which is belongs to someone else. Ayan. Ang envy po kadalasan ay nagpapahayag po ng ating pagkaingit o pagnanasa na makamtan po natin ang pag-aari ng iba, posisyon ng iba, yung pong tinatawag na mga achievements o fortune o yung tagumpay po ng ibang tao na is nating nasa sa atin. Yan ay tinatawag na inggit or envy. Ang Biblia po o ang ating pong salita ni Yahweh ay magpapakita po sa atin na ang envy po o ang pagkainggit ay ito po ay gawain ng laman or act of the flesh at resulta po ito ng kasalanan sa tao. Ayon po sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Now the works of the flesh are manifest. Ayan. Ito po ay gawa ng laman at ito ro po ay hayag. Ano ang mga ito? Which are these? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings. Ayan, mga minamahal. In verse 21, envyings o pagkainggit, no? Ay tinalakay po dito na ito po ay bunga o dahil po sa gawa ng ating laman, no? Works of the flesh. Dati po nabanggit ko sa inyo na minsan gusto nating sisihin ang Diablo o si Satan sa mga kasalanang ginagawa natin. Pero hindi ho dapat ganoon sapagkat maliwanag naman po ang teaching ng scripture na ito po ay gawa ng ating laman at hindi ng kung sino-sino po, no? At itinuloy po, sabi sa verse 21, murders, drunkenness, revelings, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of Yahweh. Ang mga kasalanan ito talaga ay hindi ho pwedeng makapasok sana sa kaharian po ni Yahweh, no? Pero meron pong ibang talata na sinabi po ni Pablo, but such were some of you, but ye are washed, but ye are justified, but ye are sanctified by the blood of Christ. Lahat po ng mga kasalanan ito ay pwede pong mapatawad, pwede pong malinis, pwede po magkaroon ng forgiveness mula sa ating Panginoong Diyos, kay Yahweh, sa ating Panginoong Yeshua Christ, particularly po itong kasalanang envyings na ating pong tinatalakay sa Proverbs
27. Ano po? At verse number 4 sa ating key verse na binasa po. Now, sa Romans chapter 1, verse 29, ito po ang kapahayagan ni Apostol Pablo, no? Romans 1:29, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness. Again, nasabi po rito, full of envy. Ayan. Punong-puno ng inggit, ha? Talagang sagad sa inggit. Murder, debate, deceit, malignity, whisperers. So ito po mga kasalanan ito, kasama po ang pagkainggit, ay sinabi po ni Pablo na mga unrighteous deeds, mga gawang hindi tama at hindi ho maayos sa paningin ni Yahweh. 1 Peter 2:1, wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Ayan. So, mga minamahal, makikita po ninyo na ang pagkainggit po at ang selos o pagsiselos ay parang magkadikit po yan o tinatawag po na halos magkapareho, closely related. And sometimes po, it is being used interchangeably in modern Bible translations. But let me tell you, they are not quite synonymous. Hindi ho talaga sila magkapareho. Paliliwanag ko po sa inyo sapagkat ang envy po o ang pagkainggit ay tinatawag pong reaction to lacking something that another person possesses. Ayan. Ito raw po yung ating pagkilos o yung ating damdamin na dahil kulang tayo o wala tayo ng ganoon o ganito, subalit yung ibang tao ay meron nun, ayan, kaya po tayo ay naiinggit. While yung jealousy po o yung pagseselos naman po is a reaction to the fear or threat of losing something or even often someone we possess. Ayan. Bali ang baliwanag pong pagkakaiba nito mga minamahal, yung inggit, gusto mong magkaroon ka ng wala sa'yo. While yung selos po o yung jealousy, ayaw mo namang mawala sa'yo yung meron ka na nasa sa'yo na baka makuha ng iba. Envy is the distress or resentment we feel when others have what we have not. Okay? Again, yung nararamdaman nga po natin, kung yung ibang tao ay meron at tayo ay wala, yan, naiinggit tayo. While jealousy is the sense of dread or suspicion we feel when what we have might be taken away from us. Ayan, yung damdamin nga po o pakiramdam na kung ano naman yung nasa sa atin na o meron tayo ay makuha pa sa atin. Now, madalas po nating naririnig sa mga Kristiyano o sa mga mananampalataya yung tinatawag na godly jealousy. Is there really such a thing na tinatawag pong godly jealousy? Yes, meron po. Sa Biblia po, talaga may sinabing godly jealousy. In 2 Corinthians 11:2, ito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, "For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband that I may present you as a first chaste virgin to Christ." So meron po talagang such a thing as godly jealousy. Pero the Bible never speaks of envy in a good light, no? While meron pong sinasabi sa Biblia na godly jealousy, ang Biblia po kailanman ay hindi nagpakita o nagpahayag o nagsalita tungkol sa pagkainggit in any way na ito ay mabuti o nasa kaliwanagan, no? Hindi ho nagtutungkol o nagtuturo ang Biblia kailanman na tayo ay dapat na mainggit. Now, another word in the Bible po which is closely related with envy
ay yung salitang covetousness or covetousness. Sabi ng iba, but the proper way to say is covetousness, no? While you covet, ayan, sa Ten Commandments po, ilang beses na inuulit yung salitang thou shalt not covet. Meaning to say, huwag kang mag-iimbot o magnanasa. To covet is to have an excessive desire to possess what belongs to another. Ito po yung talagang synonymous ng envy, yung covetousness. Such as tangible items po na maaring kaingitan o imbutin ng sino man sa atin o tayo mismo pwedeng magnasa o magimbot dito sa iba, katulad po ng property. Or the covetousness is an intense craving or selfish desire that threatens the fundamental rights of others. Ibig sabihin po, yung atin nga pong paglundag o pagtawid doon sa karapatan o doon po sa pag-aari ng iba, nananasain natin, ito po ay covetousness. Now, sa Joshua chapter 7 verse 21, ito po yung naging matinding kasalanan ni Achan, no? Ang sabi po dito, nung sila po ay napahamak, dahil nagkasala sila kay Yahweh sa dahilang inimbot, ninasa yung hindi kanila at hindi dapat kuhanin. Na sinabi po mismo ni Yahweh, wala kayong kukuhanin. Ang sabi po dito sa verse 21, ang pag-admit o pagtanggap po sa kasalanan nitong si Achan, ang sabi niya, when I saw among the spoils a goodly Babylonish garment and 200 shekels of silver and a wedge of gold of 50 shekels weight, then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent and the silver under it. Ayan. So yan po isang halimbawa ng covetousness in the Old Testament scriptures na ating pong tinuturuan ng mga tao na huwag gagayahin, huwag tutularan, sapagkat ito po ay kasalanan sa ating Panginoong si Yahweh at sa ating pong Diyos, no? Ngayon po, ang halimbawa naman po ng pagkaingit sa scripture, ito pong story ni Cain and Abel, no? Si Cain at si Abel, alam po natin na si Cain ay ang nakatatandang kapatid po ni Abel na siyang pumatay sa kanyang kapatid dahil po sa inggit. Bakit? Sapagkat nung ang magkapatid pong ito ay nag-alay kay Yahweh ng kanilang mga alay, na inalay po ni Cain ay ang kanya pong mga bungang kahoy, mga prutas, while si Abel po ay naghain ng tamang hain kay Yahweh na firstling of the flock, yung tupa po na talagang siyang dinidesire po ni Yahweh na maging hain nila. Naging katanggap-tanggap po kay Yahweh ang offering po o ang alay po ni Abel. At dahil sa pagkaingit po na si Abel po ay nagkamit ng pabor o nasiyahan po, nalugod ang ating Yahweh sa handog po ni Abel kaysa kay Cain, pinatay po ni Cain ang kanyang nakababatang kapatid, no? Dahil po sa kasalanang inggit. Kaya wag po tayong maiinggit, mga minamahal. Si Esau po ay nainggit din sa kanyang kapatid na si Jacob. Dahil po ang blines ng kanilang ama na si Isaac ay si Jacob instead of Esau, no? Again, another example po ng pagkaingit sa Old Testament. Si Rachel din po, no? Si Rachel. At nainggit po siya sa kanyang kapatid na si Leah. Why? Sapagkat bines po ni Yahweh si Leah dahil siya'y nagkaanak, samantalang ito pong si Jake, si Rachel, ay hindi po siya nagkaanak. So dahil dyan, nainggit din po siya sa kanyang kapatid. Ito naman pong si Saulo o si King Saul. Alam din po natin, mga minamahal,
na sa matinding inggit niya kay David na naging hari, no? Alam po niya na si David ay marami pong pinatay na mga kawal, na mga kalaban sa digmaan. At dahil po dyan, naging very popular po itong si David. Na nung sila po'y umuwi mula sa digmaan, inawitan po at kinantahan ng mga tao itong si David at si Saulo, na ang sabi po, Saul killed his 1,000, but David killed his 10,000. Ayan, so dahil dyan, nainggit po si Saulo. Buhat po noon, ay kanya na pong pinagbabalakan ng hindi maganda itong si David, which sa latter times po, alam naman natin na dahil kalooban po ni Yahweh na siya maging hari next to Saul, ay siya pong nangyari. Si Daniel, mga minamahal, ay itinapon po sa kulungan ng mga leon, no? Dahil din po sa pagkainggit ng kanyang mga fellow Babylonian officials sa kanya. And because of the envy, yan, naging dahilan po para maitapon itong si Daniel sa lion's den. Pero alam naman natin, dahil siya po ay under the care and protection ni Yahweh, kahit siya po ay binalibag doon o itinapon doon, naging ligtas po itong si Daniel at nakalami doon nang hindi po siya pinansin o maaaring inamoy siya ng mga leon, pero hindi po siya kinagat o pinatay o kinain doon sa kulungan, no? Pero dahil sa envy po, sa matinding inggit sa kanya ng mga official po ng Babylon, siya po itinapon doon. Yung mga Jewish leaders po sa kapanahunan ng ating Yeshua Christ, no? Ay dahil po sa kanilang pagkainggit sa ating Messiah, kay Yeshua Christ, siya po ay inaresto at siya po ay sinaktan, at alam po natin hanggang sa siya po ay maparusahan sa pagkakapako. Di po ba? Pero because of envy po ng mga Jewish leaders kay Yeshua, siya po ay inaresto. Ang mataas pong saserdote o the high priest at ang kanyang mga associates were also filled with envy. At dahil po dyan, ikinulong naman nila ang mga apostoles. Ayan, they jailed the apostles. Yung prodigal son's brother din po was so envious of his younger brother when he came home. Dahil siya po ay ipinagpiging ng kanyang ama, binigyan ng singsing, binigyan ng robe. Pero sabi niya sa kanyang ama, lagi mo kong kasama, pero kahit minsan, hindi mo yan ginawa sa akin. So nainggit po envy. Ito'y pinabayaan natin sa ating puso na lumaki at lumago. Emotional and physical death. No? Yan po ang kahihinatnan ng matinding inggit o pagkainggit. Sabi po sa Proverbs 14 verse 30, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Ayan, nakita naman po ninyo. Yung mabuting puso po, no? Ay yan daw po ang buhay ng laman. Nagbibigay buhay po yan sa laman, life of the flesh. Pero yung pagkainggit daw po ay ang pagkabulok ng ating mga buto. Ayan, sabi po sa Proverbs 14:30. Sa ibang translation po, it likens envy to cancer in the bones. Imagine, yung envy po sa ibang translation ay inhilintulad sa tinatawag na cancer sa buto. Alam naman natin, pag sinabing cancer, malala na yan, talamak yan, doon sa regular na karamdaman. Di po ba? So, ito po ay talagang babala sa atin tungkol po sa kasalanan ng pagkainggit, no? Kaya maging maingat po tayo, mga Kristiyano, mga minamahal sa Panginoon, na tayo po ay masiyahan sa ating mga sari-sariling blessing po ni Yahweh sa ating buhay
Be content with such things as ye have. Sabi nga po ng Panginoon, for I will never leave thee nor forsake thee. No? Lahat po tayo may mga kanya-kanyang pagpapala ni Yahweh. Dapat magkaroon po tayo ng contentment. Huwag po nating kaingitan ang iba. Sabi nga po sa 1 Corinthians 13:4, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. The word charity is an old English word for love. Matandang salita po ito patungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig daw po ay nag-aantay. Ang pag-ibig daw po ay may kabaitan. Ang pag-ibig daw po ay hindi naiinggit. Envieth not, no? So kapag tayo po ay naiinggit sa ating mga kapatid, sa Panginoon, o sa ibang tao man, hindi natin sila minamahal. Kaya wag po natin silang kaiinggitan. Sapagkat ang pag-ibig po sa atin ni Kristo, kailanman, ay napakalinis po at dalisay, at ito po ang dapat nating maging halimbawa at ating maging huwaran. Kailanman po, mga minamahal, kapag mahal natin ang isang tao o sino man, hindi po tayo dapat maiinggit sa kanila. Huwag nating kaiinggitan kung anong meron sila, ito man ay yaman o ito man ay bagay-bagay, kasangkapan or properties, or ito man ay kagandahan na wala sa atin, ito man ay karunungan o katalinuhan na wala sa atin pero meron sa iba. Kung mahal po natin ang ibang tao, dapat po tayong masiyahan sa kanilang kasiyahan at sa kung anong meron silang mga nakakamtan or accomplishment. No? Yan po ang tunay na pag-ibig, hindi po naiinggit. Alam po natin ang story po ni David and Jonathan, kung paano ang dalawang ito ay naging matinding best friends po, best of friends, magkaibigan. Si Jonathan po ay anak ni King Saul. Alam naman natin na by succession ay pwede pong si Jonathan ang maging next king after King Saul. But it never happened sapagkat si David po ang nakapwesto na naging next king kay King Saul, pero hindi po natin makikitaan ng anumang pagkaingit itong si Jonathan kay David, bagkus minahal po niya ng wagas at lubos si David bilang kaibigan, na kahit nga po ang pwesto ng pagkahari ay napunta kay David instead sa kanya, hindi po natin siya kinakitaan ng tinatawag na pagkaingit sa naging pwesto o posisyon po ni David. Huwag po natin gayahin, mga minamahal, yung mga talangka o yung mga alimasag o yung mga tinatawag pong mga alimango. Sila po ay merong karakteristik o pag-uugali na habang umaakyat po yung alimango, alimasag o yung talangka ay hinihila po pababa, no, ng kanilang kapwa crabs. Ayaw po nilang nakakaangat yung kapwa crabs nila sa kanila. Gusto nila pare-pareho lang silang nandun sa ibaba, sa may basket. Huwag po tayo magkaroon ng ganyang crab mentality, and because of envy, sometimes po we have the tendency to be like the crabs, na kung meron pong umaangat sa atin o nakakataas o nakakaungos, nais nating hilahin silang pababa. Huwag po ganun, mga minamahal. Christians are called to dispense with envy. Iwasan natin ito, alisin natin ito. Paano natin ito magagawa? Sa pamamagitan po ng ating pagtitiwala sa ating dakilang Yahweh, sa ating Panginoong Yeshua, sa tulong po at gabay ng Espiritu Santo. No? Ang mga Kristiyano po ay may kapangyarihang lumaban sa kasalanan ng pagkaingit dahil we have the Holy Spirit within us that dwells in us. Our body became His temple. Templo po tayo ng banal na Espiritu Santo.
At tinuruan lo ni Apostol Pablo, no, na tayo po ay lumakad sa Spirito, that we walk in the Spirit, live by the Spirit, and stay in step with the Spirit, our lives will bear the fruit of the Spirit. Sabi nga po sa Galatians 5, 25 to 26, according to Apostle Paul, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. You see, hindi po ito i-discuss o tatalakay ni Apostol Pablo kung ito po ay hindi nangyari sa early churches natin, no? And that is why the Apostle Paul mentioned this seriously during the early church movement. Sabi po niya, this is vainglory. Huwag nating i-desire ang vainglory, which is envying one another. Huwag maiinggit po, no? Inom lang po ako, excuse me. Huwag po tayong maingit kahit kailan, kanino man. Tayo po ay magpasalamat kay Yahweh sa sariling pagkakalalang sa atin, sa anumang ipinagkakaloob sa atin, sa mga blessing po natin. Si Haring David po ay nagpakita sa atin ng apat na bagay sa Psalms 37. Kung paano po na magagawa natin na mamuhay po ayon sa kalooban ni Yahweh, na kung paano po, na kung ano ang gusto ni Yahweh para sa atin, na gagawin natin sa ating mga buhay, ay ito po ang ating mga tatandaang paalaala. In Psalms 37, verses 3 to 5 and 7, ito po ang apat na bagay na tandaan natin. For us to stay in the will of God at sa kalooban po ni Yahweh, no? Na tayo po ay makaiwas sa tinatawag na kasalanan ng pagkainggit. Una, sabi po sa verse 3, trust in Yahweh. Do good, so shalt thou dwell in the land, verily thou shalt be fed. Verse 4, delight thyself also in Yahweh, and he shall give thee the desires of thine heart. Verse 5, commit thy way unto Yahweh, trust also in him, and he shall bring it to pass. Verse 7, rest in Yahweh, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. So remember these four words. Sabi nga po, una, trust. Magtiwala. Trust in Yahweh. No? Kapag tayo po ay nagtitiwala kay Yahweh, makaiiwas po tayong mainggit sa ibang tao. Bakit? Sapagkat mas umaasa po tayo kay Yahweh at siya po ang ating inaasahan na magsusupply, magbibigay, magkakaloob ng magandang outcome sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay. Especially bilang isang mananampalataya. Pangalawang word, delighting. No? Tayo daw po ay mag-delight. Tayo po ay maging maligaya. Magpakaligaya po tayo. Masiyahan po tayo kay Yahweh. No? Kapag tayo po ay nagde-delight kay Yahweh, more than anything po sa ating buhay, ay tayo po ay makasisiguro na tayo po ay bibigyan ni Yahweh ang ating mga pangangailangan. He may not give us all the things that we desire, but He surely promised us to give us what we needed, no? Alam niyo, dalawa po ang ano dyan eh, sikreto dyan eh. Sa pagtanggap po ng ating mga pangangailangan kay Yahweh, if you remember po in Philippians 4, ang sabi po na isang sikreto, kung tayo po ay sumusuporta, nagbibigay, nagkakalopo sa gawa, He promised us that He will supply all our needs. Di po ba? Dito naman nga po sa Psalms 37, ang mababasa naman po nga natin dito, ay kung tayo po ay magde-delight ng ating mga sarili kay Yahweh, kung magpapakaligaya po tayo
sa paglilingkod natin kay Yahweh. Not only that He will give us our needs, but He will give us the very desires of our heart. Ayan. May pagkakaiba po ang need sa desire. Diba? Pagka need mo lang kumain, kahit anong pagkain, kakainin mo. But if you are desiring to eat something, no, na hindi kakaiba, ito po yung tinatawag na kaibahan ng need sa desire. Okay? So, yung meron kang special food na gustong kainin or special brand po ng gamit na gusto mong magkaroon ka, yan yung mga desire, di ba? Okay? Yung pangatlo naman po, sabi po, commit. Commit thy way unto Yahweh. Alam niyo po ba na ang ibig po sabihin nito, lahat ng iyong gustong gagawin ay dapat na magbibigay po ng honor at kaluwalhatian kay Yahweh. Lahat. What is it that Yahweh wants from us more than anything else is honor and glorify Him. I-honor po natin at luwalhatiin ang ating buhay palagi po si Yahweh. Commit your way unto Yahweh. Make yourself very busy, no? Busy in the Lord's work. Commit yourselves na kayo po ay laging merong ginagawa para sa kaluwalhatian at kapurihan ng ating Panginoon. Hindi ho yung para sa atin lamang mga sariling buhay. Kaya ang isa pong Kristiyano, mga minamahal, marapat lamang po na laging naglilingkod sa ating Panginoon. Pang-apat po ay ang salitang wait. Wait patiently for Him. Ibig sabihin, magkaroon po tayo ng patience sa anuman ang ating mga kahilingan o dinidesire o panalangin sa Kanya. Antayin lamang po natin ang magiging kasagutan po sa atin ni Yahweh. Don't let yourself be sidelined by envy at any moment or any time. Don't let it eat away at your effectiveness. Whether or not others succeed, whether or not they deserve it, is not your concern. Your concern is to keep pursuing the path Yahweh has called you to take. Trust Him, He'll take care of you. Delight yourself in Him, He'll rearrange your priorities and give you your heart's desire. Commit yourself to Him, focus on giving Him all the glory and honor, and wait on Him that your time will come. Mga minamahal, sana po sa maikli nating naging pag-aaral ngayong umaga tungkol po sa pag-iwas sa kasalanan ng pagkainggit ay atin pong maramdaman sa ating mga buhay na tayo po ay free from guilt of envying or being envious of another, no? Lagi po tayong masiyahan at maging satisfied po sa mga ipinagkakaloob, ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Antayin po natin ang ating sariling blessing at huwag po natin kainggitan ang pagpapala ng iba. Instead, matuwa po tayo, masiyahan tayo, makigalak po tayo sa mga pagpapala ng ibang mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin, aming Ama, sa pangalan po ng aming dakilang Yahweh, aming tagapagligtas sa si Yeshua Christ at ng gabay ng banal na Espiritu Santo, nagpapasalamat po kami muli sa lahat po ng nakinig ngayong umaga sa programang Hope Goes On Live. Sana po, Panginoon, magkaroon po talaga ng pag-asa ang mga tagapakinig mula sa inyong salita at bigyan po ninyo ng kasagutan ang aming mga panalangin at maging sa programang ito, salamat po sa inyong biyaya, sa inyong gabay, lalo na po sa pangunguna po ng host ng program na ito, si Dr. Jess. Kayo po ang laging magpala, magbigay ng mga pangailangan, karunungan, at nawa ang inyong dakilang pangalan lamang, aming Yahweh Elohim, ang siyang maitaas sa programang ito, at ikaw lamang, Panginoon, na magkaroon ng preeminence po in this program. For we want to glorify you, honor you, and love you. For we ask all these things
in Christ's most precious name, our Lord and Savior Yeshua Christ, and for His sake. Amen.